So ito yung kanyang mga alaga, no? Mga crossbreed na. Anong variety to, sir? Rhode Island? Crossbreed? Rhode Island. Pwede na bang mag-uwi ng isa yan? Maiwan ka. Hindi, oh. Sulibay, nandito po kami sa San Felipe sa ngayon. At tinungo namin itong sa lupa dahil kukunin o pipikapin po namin yung aming ordered na ANC. At malukod po tayong tinanggap ng kanilang presidente, si Mr. Gary Michael. Anong variety to, sir? Rhode Island? Crossbreed? Pwede na bang mag-uwi ng isa yan? Maiwan ka. Hindi, oo. Pag nag-uwi tayo niyan, iiwan. Paiwan ka. Ano yan? Anong kano yan? Yan, red
diabetic talagang ano yan eh. Kala eh dito palang area tatalimang ko. Riding type po. Oh. Eh RC. Yan yung tinatawag na riding type. Yung iba kasi tinutulak. Wag ka na, wag ka na kumuha ng magtatalim. Yan na lang. Available din po mga sulibay dito sa lupa itong kanilang riding type na planters, rice planters po mga sulibay. So ganito ka-progressive yung sa lupa. Mayroon din po sila mga sulibay mga native pig. Ayan. So binabahagi nila ito sa mga farmers para ma breed po nila. At the same time, nagkakaroon po ng pagkakakitaan yung mga farmers, yung kanilang mga members, no? Ayan. Ang sabi nga ni Sir Kangina, kapag ikaw ay nag-alaga, obligado ka lamang, at kapag nanganak ito, obligado lamang na dalawa ang ibabalik mo sa association. And the rest ay sa nagpaanak na o sa nag-alaga. Kung halimbawa, nag-anak siya ng sampo, matik po mga sulibay na yung walo ay dun sa nagpaanak na. So napakaganda po ng programa ng mga sulibay. Okay. Well mga sulibay, nandito po tayo ngayon sa San Felipe. At kaharap natin ngayon yung presidente ng Salupa, si Sir Gary Michael Parinias. Kamag-anak mo yata yung mayor dito, sir, no? Nakita ko yung mayor, yung dating, yung dating mayor, wala. Ah, wala. So, anyway mga sulibay, ang purpose po kaya pumunta kami dito sa lupa upang makipag-counterpart kami kay Sir Gary ay dahil po sa mga nakikita nyo dito sa aming harapan, yung ANC. Ito po. Ayan. ANC yun po ang tinatawag nating African Night Crawler, mga bulati na nagpo-produce ng organic fertilizer. At the same time, binigyan po kami ng nakabalot na po siya, nando na yung manok na Rhode Island. Pakita mo yung Rhode Island. So, ayan po. So, ayan po yung mga Rhode Island, nagkalat lang, no? Ayan. Nagpapasalamat tayo mga sulibay sa pagkakataong ito na binigay sa atin. Although malayo yung pinanggalingan natin, galing pa tayo ng Santa Cruz at umabot tayo ng 2 oras na biyahe gamit yung aking tricycle. At ibig nating hingan ng ilang mensahe si Sir Gary. At at the same time, bago po natin siya hingan ng mensahe ay ibig ko po munang magpasalamat dito sa mga gift na ibinigay niya. Tag-isa po kami ni Secretary ng Rhode Island. Kambing daw. Rhode Island Chicken. Yung inahin mismo ang binigay sa amin. At mayroon din po tayong red rice. At yung pong malagkit. At mayroon pong Vietnam. Sa ibabaw ng tricycle. Yung Vietnam rice na kung saan ay yun yung short period yung ano pag-aalaga natin at mapapadali yung pag-harvest natin. So anyway mga sulibay, nandito po si Sir Gary para po sa ilang advice sa pag-aalaga ng ANC. Magandang hapon mga kasama. Tulad ng lagi kong sinasabi, sana tayo mga magsasaka magtulungan po sa bawat isa't isa. Dahil ang programa po talaga ng ahensya ng ating
pamahalaan, italagang iangat yung kabuhayan ng bawat magsasaka. Na lagi ko ang sinasabi na kung walang magsasaka, walang pagkain sa pagkainan, at kung walang magsasaka, wala po tayo. Dahil tayo po ang totoong buhay na bayan at talagang naghihirap at talagang nagpupuyat at lahat ginagawa para lang mayroong pagkain may hatag sa ating pagkainan. At tulad po ng programa ng ating kasama, magkaroon po ng organic production po sa bayan ng Santa Cruz. Tayo po ay kaagapay ng samahan upang maparami po ang pagpaparami ng ANC kung saan yun po ang nagbibigay ng organikong pataba para sa ating palayan. Dahil sabi nga, ang paggamit ng labis na commercial fertilizer ay isa rin dahilan kung bakit bumabata, kung bakit umiikli ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya sana nga po sa pag-aalaga ng ating mga ANC, sana tutukan po natin. Kasi tulad po ng pag-aalaga natin sa ating pamilya, once na ito po ay pinabayaan, napabayaan, hindi pinakain, hindi pinainom, at higit sa lahat, hindi tinignan yung mga kalaban na mga insekto rin na siyang kumakain sa kanila tulad ng palaka, langgam, mga ibon, kung saan hindi natin naprotektahan. Yan din po minsan nagiging source kung bakit hindi natin maparami. Kaya sana nga maparami ito. Pero tulad ng laging sinasabi, bukas naman lagi ang pinto ng aming samahan upang umalalay po sa bawat isa. Sama-sama po para sa ikakatugumpay at ikakaunlad, higit sa lahat. Talagang pagyabong po ng sektor ng agrikultura na sabi nila nawawala na. Pero sa panahon ngayon, muli pong lalakas basta nagkakaisa po ang bawat isa. Ayun po, Mas Ulibay, maraming salamat po doon sa mga tinuran sa atin. No? Minsahing binigay ni Sir Gary. No? At malaking tulong po yun. Alam natin na marami ang nagugulimehanan o doubt o talagang nag-aalangan kung paano ba paramihin, paano ba alagaan ang ANC. So although nakapag ano na tayo ng mga training mula sa Department of Agriculture at nabigyan din tayo ng ilang guides ni Sir Gary. At yun po ang ating gagawin upang ang Santa Cruz, Zambales ay magkaroon po ng production ng organic fertilizer. So maraming salamat po Sir Gary sa pagpapaunlak mo sa amin at pagbibigay mo ng mga regalo dito sa aming sinadya sa iyo. So, muli, salamat at asahan mo na itong aming pagpupunyagi ay maging makabuluhan, maging sustainable para sa magsasaka ng Santa Cruz, Zambales. Din po mga sulibay ay ibig nating magpasalamat kay Board Member Ludiel Rigadio dahil siya po ang may hawak o siya ang Committee Chairman ng Agrikultura dito sa probinsya ng Zambales. Dahil siya po yung masigasig na sumusuporta sa mga farmers, lalong-lalo na dito. Napag-alapan po natin kay Sir Gary na sa likod po nito ay si Sir o si Board Member Ludiel Rigadio ay talagang pursigido sa pagtulong sa mga magsasaka. At ito po talaga yung kanyang programa na may angat at maipromote yung agriculture industry natin, mga sulibay. Well, maraming po salamat mga sulibay. Sa likod po nito, ito na natatanaw ninyo. Dito po nag-harvest kanina yung harvester ni na Sir Gary. At ang kanilang hinarvest yung Vietnam rice. At nakakuha po tayo, binigyan po tayo ng regalo. Nais ko pong magpasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagsuporta sa Edgar Mirador Channel. Maraming salamat po mga sulibay. Hanggang sa muli. God bless and mabuhay.